Hello mga kapamilya, nandito pala kami sa school ng apo ko sa sunduin namin. Then pupunta kami doon sa dati nilang tinitirhan kasi may natira pa silang gamit. Kaya yan. Tsaka pasensya na kayo, wala ako ngayong ina-upload kasi busy talaga ako. Tsaka masama yung pakiramdam ko kaya nagpapahinga muna ako. Then, pag yung okay na ako, tsaka tapos na yung aking trabaho. Kasi nga, itong anak ko nga naglipat sa amin dahil baka hindi nyo naitanong. Nagkahiwalay sila nung ka-live-in partner niya. Hindi naman sila kasal, dalawa yung anak nila. Kung nakikita nyo yung dalawang apo ko, live-in partner lang niya yon, hindi sila kasal. Talagang sa una pa, ay magulo na talaga sila dahil yung babae nananakit. Pero nakatagal siya ng 6 years or 7 years. Ngayon siguro dahil sa punong-puno na, ayun, nagkahiwalay sila. Humingi ng tulong sa amin, then lumipat sa amin. Kaya nandito sa amin ngayon simula nung May 29. Kaya nung nakaraan, nagakot kami ng mga gamit nila. Hindi ko pa nga natapos yung sa biranda, napakita ko na sa inyo sa una kong vlog na nagakot kami. And then yung doon sa loob ng bahay namin, naayos ko na, naitapon na namin yung mga damit na iba na hindi na rin talaga, kasi maliliit. Tapos yung iba naman na pwede pa, sabi ko, iuwi natin sa Pilipinas. Jongkong, Orosay, Jongkong. Jongkong, Orosay. Ngayon, sabi ko, mapapakinabangan pa sa Pilipinas, kaya iuwi natin, sabi ko na ganun. Tapos kailangan chichikin namin doon kung anong natira. Then yung live-in partner niya, kinuha yung ibang gamit, kaya kung anong nandoon o may basura, liligpitin namin. Kasi nandoon yung isa kong anak nakatira, siyempre nakakaano naman na iwan mong madumi, kailangan linisin muna namin. Yun. Kaya sabi ko nga sa anak ko, sa sunod kumuha siya ng professional. Kasi mahirap talaga pag dito kakuha. Hindi ko naman nila lahat. Kasi yun, yung nakuha na babae, 8 years na tiintirito. Sabi ko, professional yan. Sabi ko nang ganun. Kasi kung matino yun, dapat sa 8 years niyang tiintirito, nakakuha siya ng lalaki, di ba? Hindi siya nakakuha dahil nga sa ugali niya, nananakit siya. Kaya sabi ko, hindi mo siya panghinayangan. Kumuha ka na kahit mahirap lang, basta nakatapos. Yun lang naman ang request ko sa kanya Na pwede mo maipagmalaki, di ba? Kahit siya mahirap, basta nakatapos. Yun lang naman ang pangarap ko sa anak ko Hindi na kailangan kung ano-ano pa. Yun lang naman ang gusto ko. Yun lang mga kapamilya. Kaya pag may time ulit ako, mag-upload ako ng mga video. Kaya pasensya na kayo kung wala akong nai-upload ngayon dahil nga sa masama na naman yung pakiramdam ko. May sakit talaga ako kasi nung mga panahon na yun na may business ako, may laundry ako. Ako talagang gumagawa. Yung parang namamanid yung kalahati ng likod ko. Then pinapalagyan ko ng pinapaplasan ko sa husband ko. Pinakita ko sa inyo kung anong ginamot ko nung ako'y nagkasakit din. Nawala siya. Tapos nung isang araw naman, yung parang yung dati kong sakit na hinihimatay kasi may sakit akong mga kapamilya na hinihimatay ako. Dinadali ako sa sikmura. Tapos yung pag nalalamig ako, maninigas ako. Kaya yun, siguro na over ako sa pagod. Siyempre nung naghakot, ang dami kong inayos, mga gamit ng anak ko. Sabi ko, sayang talaga yung pera nila, bili sila ng mga damit. Parang ako din, ganun din. Yun, tsaka ang dami talaga, ang dami na pagod siguro, na over lang siguro ako sa trabaho. Kaya ganun. Kaya hayaan nyo, pag yung okay na at tapos na. Then, masabi ko nga pala yung panganay na apo ko, dati nung dumating sa amin, hindi marunong magsalita, hindi mo maintindihan kung anong sinasabi niya. Okay na siya ngayon, magaling na, marunong na siya magsalita at tuwid na ang kanyang pananalita. Tapos yung pag-aaral niya dati, umiiyak siya, hindi siya marunong. Marunong na siya ngayon. Kaya, tumate. Kaya okay na yung apo ko. Yung bunso na lang talaga may pagkasalbahi talaga siya. Yun. Dapat ito pa ang babaguhin. Pero yung isa, na siya, yung madali siyang nakikinig siya.
Yun lang mga kapamilya. Kaya abangan nyo ulit yung aking video. Nandito ako sa loob ng sasakyan kasi yung papa niya ang nagsundo doon sa school. Yan. Ayan na yung apo ko mga kapamilya. Ukairi! Supi ka na. Yan na siya mga kapamilya. Kyo nuga ko ado data? Kako? Toto tanashikata. Tanashikatan da? Toto tanashikata yo. Honto? Papa ni gomi suru natte. Honto? Ni shita no. Kyo gohan wa? Moshi mo gomi chatta moshi. Honto? To yo. Gohan wa? Kyo gohan nani? Sono gohan wa ne kamaki ga gohakatta. Kamaki ne. Itakatta. Hitochu dake itai. Honto? De kono natta da yo. Kyo gohan wa? Mugo kamaki to isshu da yo. Chinga gohan gohan tabita? Okawari sa? Sushinai? Oishikatta. Honto? Yokatta ne. Desu. Udon. Udon tabeta ka. Udon? Udon tabe yo? Soda ne. Aya, miteta aega, miteta aega. Hello mga kapamilya, ito naglinis na kami sa tinirahan ng anak ko. Ayan, nilinis ko na siya. Kulang na lang yung vacuum, wala nang gamit. Inalis na namin lahat. Ayan, clear, malinis. Kailangan talaga pag aalis ka dito, kailangan linisin mo. Dahil pag hindi ay may sira, magbabayad ka. Ito mga kapamilya, sumama talaga ako para malinis ko yung kanilang inalisan. Ayan. Ito pa lang yung nalinis namin. Ba't ganun to? Lagyan mo na, lagyan mo na. Ay! Ang dami mong nilagay, kuya. Dito sa akin, yung kanin dito sa akin, kuya mo. Nakukuha pa ako eh. Kuya, ito na lang kuya mag-ano. Nakukuha pa ako eh. Libre naman kain. Hello mga kapamilya. Nandito kami sa steakhouse. Wala akong tulog, mga kapamilya, yan. Malapit lang ito sa amin. Ayan, o, kumakain yung dalawa, o. First time kami napunta rito. Ngayon, try namin kung okay. Wala pa akong tulog kasi marami akong trabaho. Ayan. Mas marami sa iyo. Yuki, Yuki. Tell talaga. Okay ito. O niya siya, papa no koto minai da yo. Kuyo? Nande junko mitenu? Asan da desu? Ano kasi tayo kumain sa school? Sino? Hindi, kumaka. Ubus niya yung kuya, kailang gusto niya kasi pag pinakain siya, yung nilalagyan mo yung spoon niya, ganun ginagawa ko sa kanila. Kumakain yan pag dumarating, pinapakain ko yan, kuya. Nande yo, papa! Look at
ちょっともう。いけない。逃げる。Tingnan nyo mga makukulit mga kapamilya, oh. Ayan. Ah, sorry dami di siyo. Kakoy, oh. Ikaw Mina, Yuki. Jungkong. Kakoy, ang mga makukulit. Ayan. Henome. Henome. Kakoy. Ay, diyan ba, Mitay? Sugoy, kakoy. Oh, model. Oh, model. Oh, model. Kakoy. Biko. Biko. Because? Oh, Biko, pili na mo yung wall. Mga kapamilya, tingnan nyo yung aming ano. Ayan, kasi kahapon. Kinuha na namin yung... Ay, tsuto mo ikay, mo ikay. Dami, dami. Biko, mo. Kakoy. Biko, das dami dayo. Uni chamite. Ah, uni chamite. Kisay ko. Ajong ko uros say dami. Video irinay. Uni chamite. Kisay ko yo. Kisay ko ini. Pako bitu bitu mandu e pouch. Pito de job de pio pio. Bon do manelo. E pio pio pio. Hello mga kapamilya. Tingnan niyo yung aming ano. Ayan, marami. Kasi yung ano, taglamig na ngayon, pinipili ko yung ano, pinipili ko yung para sa bunso at para sa panganay. Ngayon yung sa panganay naman, ano, maliit lang sa kanya, kaya napunta naman sa bunso. Nagapot nga pala. Dami, wari-wari. Yuki, wari. Tawag no, naghapot kami kahapon ng mga gamit nila, kaya ayan, ang dami naming basura. Tapos yan naman yung hindi na kailangan itatapon. Yan, ito yung aming bahay ngayon, ang daming nakatamba kasi naghapot kami kahapon. Ayan, sa kayang upuan doon galing. Naku, kahapon talaga, pagod na pagod kami. Yan. Tapos may box ulit ako kasi pati yan, hindi na kailangan nung bunso, marunong na siya pumunta ng toilet. Ididispatsa na rin yan. Ayan. Ito naman yan yung sa room namin. Ayan. Ito yung pinakita ko sa inyo na pinamili namin kasi itong anak ko mahilig mamili. And then ito naman ako din namili rin. Hindi ko pa rin napapakita sa inyo. Next time na lang. Ito yung kinuha namin kahapon doon sa kanilang bahay. Kaya ang gulo, hindi pa naayos. Ayan yung bed nila, kasya sila, kasi king size siya. Ayan. Ako na rin nagbuo niya, mga kapamilya. Kahapon, ako na rin nagtanggal. Diyos ko, yung anak ko talaga, hindi maasahan. Ayan, umaasa sa mami. Ayan, ako rin nagbuo dito kagabi. Pagod na pagod ako. Tapos alam naman ninyo dito sa Tokyo, ang mahal ng rent, kaganong rent namin dito, eh, 60,000 ito. Parang, pero kung ikumpara mo sa kundo ng ano, ng Pilipinas, pasensya na kayo, magulo yung higaan nila kasi hindi ko pa nga naayos. Dahil pagod na pagod na pagod talaga ako. Tapos dahil nga pag kundo, alam naman nyo, pag kondominyo, maliit talaga. Kaya, nagsama na lang kami sa isang room. And then, ito naman yung aming bed. Ginanyan ko na lang rin. Ako na rin nagbuo kagabi. Pasensya na kayo. Ang daming nakatambak. Ayan. Ayan, ang dami. Kaya magulo pa yung aming rooms. Itong kwarto namin. Tapos, ito yung mga damit nila. Ganyan, nakaganyan lang nung kinuha namin. Ayan, mga damit yan. Pipiliin ko pa yung ano. Kasi bakit maraming damit dito? Di ba, meron sa panglamig. Ang ingay ng ano ko, no? Ang apo, yung bunso, malaki talaga ang boses niya, parang ano eh. Minsan masakit sa tenga. Ayan, oh. Damit, damit. Mayroon pa doong damit. Grabe. Tapos ito naman mga kapamilya, ayan, napuno yung aking biranda dati. Ang ganda ng biranda ko. Puro mga toys yan. At saka hindi ko alam kung ano pa yan. Nandyan. Ayan, ang dami, napuno. Hindi na makita yung ano ng aircon namin. Ayan mga kapamilya.
Pero itatapon din namin yung hindi na kailangan dyan. Pipiliin ko pa kagay ng mga damit. Marami din akong ano na itatapon ko rin. Yung mga toys nila, ayan oh. Puro karamihan talaga toys yan mga kapamilya. Ayan. May malaki pa silang car. Ayan. Ang dami kasi itong anak ko. Mahilig talaga bumili ng mga ano sa anak niya. Mayroon pa ngang bike eh. Itong mga kapamilya, ano yan eh. Yung tumatakbo, ano ba yan? Nadadrive niya yan eh. Ayan. Malaki itong mga kapamilya eh. Hindi ko nga alam kung ano. Kasi ito hindi naman dito pwedeng patakbuhin to. Kailangan pupunta sila sa park para doon patakbuhin yan. Tapos may bike din sinira. Ay, mga malita nila. Ayan, ang dami. Kaya, Diyos ko, ang dami kong trabaho. Kaya hindi ako makapag-vlog. Hindi ako makapag-upload. Ayan. Dahil busy pa ako, hindi ko alam kung kailan ko ito matapos. Then yung gardening ko, tingnan naman ninyo mga kapamilya, kawawa naman. Ayan, yan na siya. Buhay pa rin, October na ngayon. Kaya tuwa ako. Hindi ko akalain, kasi ngayon lang ako nagstay ng matagal dito sa Pilipinas. Ayan, so far ang aking, ano, diba? Ang gulo ng aming bahay ngayon. Ayan. Kaya dito, sama-sama na lang kami matulog. Ayan yung sa amin. Ito naman yung sa anak ko. Magulo rin, hindi pa naayos. At marami akong gagawin. Kaya, ano, tawag nyo lang, labahan ko yan. Kasi nasabi ko sa inyo, nakasipirit talaga yung damit ko. Hindi ko sinasama sa husband ko. Ito namang anak ko. Ayan, kung saan nakalagay yung kanyang face mask. Kasi kami may sariling, ano, tumate. So, tudoy, te? Poco! Aalis daw sila eh, kasi yung bed nila, hindi pala namin dinala yung isang, ano ba yung tawag nun? Kasi madumi na, sabi ko sa anak ko, marumi na, huwag na, kaya iniwan namin nun, itatapon din ulit. Tapos marami pang itatapon. Dito mga kapamilya, pag nagtapon ka, hindi libre, may bayad. Kaya maraming itatapon talaga sa kanila. Saka yung bed niya na foam, ito yung foam, bibili sila kasi, alam naman ninyo, bakal nga ito, bakal. Pero ito nga, nilagyan ko ng foam namin. Ayan o. Oh. Eh, yung mga anak niya makulit, tatalunan, mababali yung kahoy. Ayan. Kaya ang gulo, dami kong trabaho. Ayan. Nilabahan nila, mga kapamilya. Ayan, pinipili ko. Ito naman, ayan. Aayusin pa yan. Ayan yung anak ko, makulit din. Puro siya game. Ayan. Diba, ang gulo ng bahay namin? Oh, bahay pa ba to? Pero matatapos ko rin to. Ito naman mga kapamilya, itatapon din to. Hindi ko alam, lalagyan yata to ng TV. Itatapon din yan kasi pampasikip lang dito. Yan. Marami talagang maitapon. Kailang dinala namin dito kasi yung sa kanila doon, Saitama ang tawag. Dito sa amin, Tokyo. At saka ngayon kasi pag nagtapon ka mga kapamilya, ano yung tawag nun? Hindi kagaya ng dati, pag tawag mo, makukuha ka agad. Kagaya nung bid namin sa kasupa, kakukuha lang nung 25. Yan. Tapos ito naman, ipa-schedule ng husband ko, ipatapon yung mga ibang ano, gamit. Pero pag mga damit naman mga kapamilya, pwedeng itapon dito sa ano namin, sa nilalagyan ng mga basura. Yun. Pero pag mga malalaki na kagaya niyan, tapos ito upuan yata, itatapon din. Ito, itatapon din ito mga kapamilya, yan. Itatapon din ito. Yan. Nilagyan ng bag ng anak ko. Ay, ng apo ko pala. Ayan. Itatapon din yan. Inaupuan ng anak ko doon yata sa ano. Kaya ang dami kong trabaho. Kaya pasensya na kayo kung hindi ko kagad kayo mapasyalan. Okay.